aka Trendings and your skincare guru, muling nagbabalik sa ating channel. So, kumusta kayong lahat? So, syempre naman, I'm pretty sure naman, talagang nasa magandang kalagayan kayo. At really hope na sana, talagang puro blessing, puro positivity talaga yung mga naaano ninyo. Especially sa aking mga subscribers, wishing you well, especially on this holiday at magti-Christmas na po sa inyo. Advance Merry Christmas and Happy New Year. So again, bago ako magsimula sa panibagong review, panibagong honest review ng panibagong produkto na gagawin natin ngayon, syempre, ang walang kamatayang pasasalamat. Thank you so much to all of my subscribers at talagang unti-unti nang lumalaki ang ating circle of friends. At salamat talaga sa tiwalang pinagkaloob niyo sa akin sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa totoo lang, sana bukod po sa pag-subscribe, sana po talagang pinapanood niyo rin po yung mga video na ina-upload ko. Every time na nag-upload ako ng video, sana po talagang panoorin niyo kasi sa totoo lang, ginawa ko talaga tong channel na to para makapag-ambag, makapag-impart, makapag-share ng information, especially sa mga beauty product or mga whitening product at sa mga kung anik-anik pa. Okay, so kung kayo po ay mahilig sa mga pampaganda, pampa-beauty, well, this channel is just right for you, okay? So, kung ako sa inyo, mag-subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell para i-update kayo ni YouTube sa mga bagong video na ina-upload ko katulad nito, okay? So, but before that, on the other side, mabibigay lang ako ng konting information bukod sa mga pampa-beauty, sa mga whitening product, sa mga honest review, nagre-review din po ako ng mga lucky charm, yung mga pampaswerte, magbibigay ako sa inyo yung mga tips at advice regarding kung paano tayo pasukin ng mga swerte kasi dyan po talaga ako magaling pagdating sa mga pampaswerte, sa mga lucky charm, at higit sa lahat sa mga skincare product. Okay, so especially of skincare product, medyo nabubulunan na naman ako. Okay, so ngayon nakita niyo na yung thumbnail at nakita niyo na rin po yung title. So ngayon magre-review po tayo ngayon ng YSA Botanica Green Papaya Whitening Soap. So is it legit ba talaga nakakapagpaputi? Is it highly recommendable ba? Sulit ba talaga sa bulsa at is it very effective ba talaga? Marami bang benefits? Ang daming tanong, ang daming question. Okay, so kung kayo po ay talagang avid fan ng YSA Botanica or kung kayo man ay naghahanap ng mga whitening soap, okay, so malamang lang sa malamang, panoorin nyo talaga tong video na to from start till the end. At least kahit papaano makakapag-ambag ako ng knowledge, at least makakapag-share ako sa inyo ng knowledge kung karapat dapat ba talaga tong soap na to para sa inyo or hindi. Nang sa ganun, hindi po kayo malulugi. Okay? So, ngayon, again, sa mga nakakaalam na, nagawan ko na to ng part 1, which is yung unboxing nung binili ko to sa Lazada nung dumating na. In-unbox ko siya together with YSA Botanica Green Papaya Deodorant Roll-On. So, dalawa po yung binili ko. Okay? So, yun nga, sabi ko nga doon sa part 1 na unboxing, gagawan ko ng sariling separately video yung sa roll-on deodorant at ito naman ngayon itong YSA Botanica Green Papaya Whitening Soap. So alam naman po natin ang walang kamatayang apat na category kapag humihimay ako ng isang product. Okay, number 1 yung packaging ng isang product, number 2 yung presyo ng isang product, number 3 yung texture mismo ng sabon, at yung number 4 which is kung ano-ano ba yung mga benefits kung meron man or wala. So mamaya i-discuss ko po sa inyo yan later. So kailangan lang po talaga stay tuned lang kayo at abangan nyo po yung pinaka-category 4 kung totoo bang nakakapagpaputi based on my experience after using this for 2 weeks. Okay, so nagamit ko na siya for 2 weeks and then sasabihin ko na lang po sa inyo maya-maya kung okay ba talaga to. Okay, so ngayon dumako na po tayo sa category number 1, hindi natin magpapaligoy-ligoy pa, which is yung packaging. Yung packaging niya ay sa totoo lang napakasimple. Again, lagi ko siyang inihahambing sa isang karton ng posporo. Alam niyo po ba yung karton na posporo yung binubuksan ng ganon? So para lang po siyang ganon, napakasimple pero maganda naman yung ano niya, yung pagkakaprint. Tapos nandito po yung mga information ng sabon na to. So mamaya i-discuss ko sa inyo. Babasahin ko kung ano man yung mga nakalagay na, yung mga kiniklaim nilang information para na rin po sa inyong kaalaman sa mga hindi pa nakakakita niya itong YSA Botanica Green Papaya
whitening soap. Okay? So, yung packaging niya, napakasimple lang talaga. Wala akong masasabi, okay naman talaga siya. Okay? So, ngayon, dadako na po tayo sa category number 2, okay? Which is yung price. So, kung hindi po ako nagkakamali, binili ko to again sa Lazada through online kasi I really doubt na kung available siya sa mga Super 8, Pure Gold, Save More, SM. I really don't know since pandemic. Pero feeling ko mahirap siya hanapin on the market kahit sa mga drugstore. It really depends kung saan yung location talaga ninyo. Okay, pero kung kayo po ay nagbabalak bumili niya ito, might as well bumili na lang po kayo through Shopee or Lazada. Yun lang nga. Lagi ko itong inuulit, kung kayo po ay bibili ng online, maghanda po kayo ng extra budget. Kasi kapag online, eh talaga meron pong shipping fee na kaakibat. Okay, so yung price niya ito, binili ko sa Lazada sa halagang 67 pesos kung hindi ako nagkakamali. So kung tatanungin niyo ba ako, okay ba yung 67? Mura na ba yun? Mahal na ba yun? Well, for me, on my own opinion, based on my, since marami na rin po ako nasubukan mga pampa-beauty, mga whitening, so for me, okay na rin po yun. Saktong-sakto na lang po yung 67 pesos. Alam niyo ko ba kung bakit? Kasi nga, meron na siyang 135 grams. So, at yun nga, kasasabi ko nga sa inyo, nagamit ko na siya. 2 weeks ko na siyang nagamit and isa lang po yung binili ko, okay? So, hindi po siya kamahalan, hindi rin po siya ganun kamura. So, parang nasa gitna lang po yung 67 pesos, okay? So, saktong-sakto lang, carry naman sa budget ninyo, okay? So, kasi sa budget ko, carry naman eh. Okay, so which is, ladako na po tayo sa category number 3, which is yung texture ng sabon. So, dito tayo medyo magkakaalamanan. Okay, so, ano ba yung texture ng sabon? But before that, I really want to read this information. Munti ko na makalimutan para at least magkaroon kayo ng information at background kung ano ba yung kiniklaim, ano ba yung benefits niya itong YSA Botanica Green Papaya Soap. So, number one talaga is, discover the triple acting solution only from YSA Botanica Green Papaya Acne Soap with whitening formula. So, solution number one, acne treatment or pimples treatment. The skin is cleansed and degrees of excess oil to clear away pimples and blemishes. Number two, whitening potency. Get rid of the skin dark spots caused by pimples and blemishes with the potent papain from green papaya to effectively and evenly whiten the skin. Solution number three, skin protection. Added with virgin coconut oil, YSA Botanica Green Papaya Acne Soap makes skin soft, smooth, and protected from inflammation and irritation. So ingredients, green papaya, virgin coconut oil, anti-inflammatory agent, vegetable soap base. Okay, so meron po siyang expiration date, which is for me, that is really good. Kasi ako talaga yung taong kapag bibili ako ng any kind of product, talagang hinahanap ko po talaga yung manufacturing date. Kasi dati nabiktima na ako, expired na pala. Hindi ba lang sinabi sa akin, diba? So, importante po talaga ang manufacturing date. Again, itong sabon na to is 135 grams. Papakita ko po sa inyo kung gaano na lang siya natira since nagamit ko na siya ng 2 weeks. Okay, so maya-maya lang ipapakita ko tong sabon na to. Okay, so sabi niya dito is acne soap talaga siya. Panlaban siya sa pimples. So sasabihin ko ba sa inyo kung totoo ba talaga na nakakatanggal siya ng pimples or hindi. Acne soap with whitening formula for pimple treatment contains virgin coconut oil with antibacterial agent. Okay, so ngayon, sasabihin natin sa category number 3, ano ba yung texture niya itong sabon na to, okay? So ngayon, tatanungin niyo ba kung mabula ba itong sabon na to? Yes, napakabula niya. Ako na nagsasabi sa inyo, pak na pak pagdating sa bula. Pero yung bango niya, hindi siya ganun kabango. Hindi talaga, para lang siyang ordinary na sabon. Kasi since green papaya siya, dapat in-expect natin amoy green papaya. Pero based on my own experience, hindi po siya amoy green papaya. Instead, amoy para lang siyang ordinary soap na medyo may pagkamatapang sa ilong. Okay? So ngayon, tatanungin niyo ba kung mabilis ba siyang malusaw? So eto na po. Papakita ko sa inyo itong sabon na to after using this for 2 weeks. So kayo na pong bahala
kung sa panagay nyo ba ay mabilis siyang malusaw o hindi, okay? So, ito na po yung naging sabon ko. Ito na po yung natirang sabon after using this, nung ginamit ko to after 2 weeks. So, ganito na lang po yung kanyang itsura. May buhok pa. So, ganito na lang po yung kanyang itsura after using this for 2 weeks. Kung papansinin nyo po, para sa akin, medyo may medyo makapal pa yung sabon niya. Unlike the other whitening soap na nagawa ko na ng review, kasi karamihan talaga ng mga whitening soap na nagawa ko ng review after using this for 2 weeks, karamihan as in sobrang nipis na, kung hindi man sobrang nipis, as in talagang lusaw na. Pero in this case, sa YSA Botanica Green Papaya, eh talagang medyo meron pang medyo makapal pa siya ng, pasensya na po, medyo nabubulol. So, medyo makapal pa siya ng bahagya. So, for me, based on my opinion and my point of view, isa itong sabon na to sa mga nagawan ko ng sabon na review, sa mga nagamit ko na ng mga whitening soap, isa po ito sa pinaka-top pagdating sa pagbagal ng lusaw ng sabon. Kasi karamihan naman talaga ng mga whitening soap na nare-review ko ay talagang mabilis malusaw. Pero ito, isa siya sa pinaka matagal malusaw na nagamit ko ng sabon after using this again for 2 weeks. So for me, pak na pak talaga pagdating sa quality itong sabon na to. So sa totoo lang, hindi na malulugi yung 67 pesos ninyo, 65 or 67 pesos, kasi matagal po talaga siyang malusaw. Okay, so quick tips and advice sa mga gustong makatipid. Kung maaari lamang po, kung bibili kayo ng any kind of whitening soap, kung gusto niyo talaga makatipid at hindi siya mabilis malusaw, maaari lamang po putulin niyo siya sa gitna and then yung kalahati ipasok niyo sa banyo at yung kalahati ipasok niyo sa tukador ninyo. At least lang sa ganon, hindi siya sabay-sabay mababasa. Hindi siya whole na sabon na bababasa. At least kasi nga pinutol ninyo eh. So yung kalahati lang yung mabilis malusaw, okay? Pero kung tatanungin niyo ako kung mabilis ba itong malusaw, itong YSA Botanica Green Papaya, hindi. Napakatagal niyang malusaw based on my statistic, based on my opinion, okay? Kasi kung papansin niyo po, 2 weeks na siya, and then bukas, lagpas na siya ng 2 weeks, pero ganito pa rin siya kakapal. Yun lang nga, medyo downside nito. Para siyang isda, pag hinahawakan mo, ang dulas sobra. Para talagang kumakawala siya sa palad mo, para siyang isda. So, ganun siya po talaga. So, kailangan may konting ingat-ingat na lang po. Talaga, kasi baka mamaya ma-shoot sa Enedoro. Diba? So, alam mo na. So, baka malugi. So, yun po. For me, mabula. Pero hindi siya hindi siya ganun kabango. Medyo may katapangan yung amoy niya. Para siyang detergent soap yung amoy niya, okay? Tapos yung amoy niya, hindi siya green papaya. So, mali po yung in-expect ko. Kasi pag sinabing green papaya, dapat amoy talaga kahit papaano. May pagka-amoy green papaya, okay? So, yun lang ang pinaka positive na positive side dito is napakatagal niyang malusaw. So for me, pop na pop talaga yung pagdating sa lusawan dahil matagal talaga siyang malusaw. So ngayon dadako na po tayo sa category number 4, which is yung benefits niya itong sabon na to. Ano-ano ba yung mga nakuha kong benefits? Nakakapagpaputi ba to? Nakakapagsoften ba siya? So ngayon iisa-isahin natin sa binasa natin kanina. Sabi niya dito sa sabon na to is ang pinagyayabang niya is acne soap. So, ibig sabihin nakakatanggal daw siya ng tigyawat. Okay? So, for me, kung tatanungin niyo ba ako after using this for 2 weeks, kung totoo bang nakakatanggal ng tigyawat, for me, para sa akin, wala pong katotohanan yun kasi 2 weeks ko na siyang nagagamit and yet may mga pimples pa rin ako, may maliliit akong pimples, hindi pa rin siya natatanggal. So, for my own opinion, for my own research, after using this, parang wala pong katotohanan na nakakapagpagaling siya ng pimples, okay? Based on my experience, okay? Alam naman natin, disclaimer, magkakaiba po tayo ng skin type, magkakaiba po tayo ng skin tone. So, maaaring yung iba nag-try and then umepekto sa kanila na wala yung pimples. Pero on my case, hindi po nawala yung pimples ko. So, for me, hindi po talaga totoo yun na nakakatanggal siya ng pimples. Ano ba itong buhok ko? Okay, so ngayon dadako na po tayo sa skin protection. So sabi niya is
nakakatanggal ba siya? Ayun, nakaka-smoothen ba siya ng ano, ng balat? Yes, totoo. Kahit pa paano naman, nakaka-smoothen siya ng balat. At nakakapag-protecta talaga siya ng from inflammation at irritation. Kasi hindi naman nangato yung balat ko, hindi naman siya ano, etc. etc. Yun lang nga, yung tigyawat ko hanggang ngayon nandito pa rin, hindi pa rin siya nawala. Which is for me, wala pong katotohanan yung sinasabi niya to na nakakatanggal siya ng tigyawat. Okay, so ano po ba yung mga kiniklaim niya to? So, whitening potency, kung tatanungin niyo ba ako kung nakakatanggal ba siya ng, kung nakakaputi ba siya ng balat. Okay, after using this for 2 weeks, I must say, wala po akong nakitang pagputi or pag-lighten ng skin. Okay, hindi rin po natanggal yung blemishes ko. Hindi rin po natanggal yung dark spots ko. Ng mga, kasi meron akong kukunting dark spots. Hindi rin po siya natanggal. Bagkus ay parang nag-stay lang siya. Parang walang nangyari. As in, parang ganun lang talaga. Nag-soften lang po talaga yung balat ko. At isa pa sa pinaka-pinaka nagustuhan ko dito bukod sa matagal siyang malusaw is pak na pak talaga siya sa mga taong may oily skin. Kasi totoo po yung kiniklaim niya is nakakatanggal siya ng excess oil na tinatanggal niya talaga yung mantika sa mukha ninyo. So for me, totoo po talaga yon, which is yung nakalagay naman talaga dito. Ayan o, the skin is cleansed and degrease or degrease of excess oil to clear away pimples and blemishes. Okay, hindi siya nakakatanggal ng pimples at blemishes, bagkus malakas siyang makapagpatanggal ng mantika sa mukha. So kung kayo po ay may oily skin, I will highly, highly recommend this soap to you para matanggal ang inyong sobrang oiliness sa mukha. So for me, this is 200% legit and highly recommendable sa mga taong may problema sa mamantikang mukha na katulad ko. Kasi based on my experience, ang lakas niyang makapagpatanggal ng mantika sa mukha. So kung kayo po ay may dry skin, hindi po pwede sa inyo to. Kasi kapag ginamit ito sa mukha, talagang lalo kayong magda-dry. Pero kung sa katawan lang naman gagamitin nyo, okay lang. Pero kung kayo ay again may dry skin at gagamitin nyo ito sa mukha, that is a no-no. Kasi lalong magka-crack-crack talaga yung mukha ninyo. Okay, so pwede lang po talaga itong YSA sa mga taong may sobrang mamantika yung mukha. Okay, so yun lamang po. Sana po ibigay ko yung mga dapat na ibigay na information. Okay, again, hindi po talaga siya nakakapote based on my experience, ha. Okay, siguro, maybe, yung ibang tao pumuti, umepekto sa kanila. Or, kung tinuloy-tuloy ko to, kasi yung iba kasing product, mabagal yung effectiveness niya, mabagal mo makita yung epekto niya. Kailangan po talaga continuous. Kailangan tuloy-tuloy. Pag sinabing tuloy-tuloy, mga 6 na buwan hanggang 8 buwan or 9 na buwan, doon mo palang makikita yung effect. Ako, since 2 weeks ko palang siya nagagamit, doon sa 2 weeks na yon, masasabi ko, wala po talaga akong nakitang pag-lighten or pag-whiten ng aking skin. Bagkus, nag-soften lang talaga yung skin ko at nakatanggal, malakas siyang makapagpatanggal sa oily ng mukha ninyo. Okay, but other than that, pimples, until now, nandito pa rin pimples ko, wala naman nagbago. Blemishes, dark spots, nandito pa rin, hindi pa rin siya nawala. So, yun naman po, sana po nagustuhan niyo tong ano na to, video na to. Kung tatanungin niyo ba ako, is this highly recommend? Well, itry niyo. Kasi kung malamang kung hindi umepekto sa akin, hindi pumuti, wala akong nakitang pagputi, hindi rin po nag-brighten yung skin ko. So, maaaring yung skin ninyo, magkaiba tayo ng skin type. Maaaring baka humiyang sa inyo ng mabilis na panahon. Siguro baka 2 weeks lang or 1 buwan lang makikita nyo agad yung epekto. Okay? But for me, hindi agad nag-react yung skin ko. Hindi ko agad nakita yung positive side, which is yung pag-lighten or pag-brighten ng skin ko. So, sana po malinaw, no? So, kung ako sa inyo, try nyo rin po. Wala na rin po naman kasing mawawala kung susubukan ninyo. Okay? So, pak na pak talaga pagdating sa lusawan kasi napakatagal niyang malusaw. Kayo na pong bahalang humusga. O, diba? So, yun lamang po. Kung kayo po may mga concern, question, or comment, or violent reaction, mag-comment lang po kayo sa baba at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Okay? So, kailangan ubusin ko na lang itong sabon na to kasi sa panahon ngayon, bawal mag-aksaya. Okay? So, kung kayo, kung nagustuhan niyo itong video na to, please like
and share my video as well to your social media account, sa inyong mga Facebook, Instagram, Twitter, etc. para makapag-spread pa tayo ng good vibes at good information. Again, sa mga nakakalimot, please do subscribe me now on my YouTube channel. It's Lincoln Nazario, aka Trendlinks. Till the next video, but kung kayo may mga katanungan, pagtanong lang po kayo sa akin at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Okay? So, bye-bye po! So, try nyo na rin po kasi wala namang mawawala. Okay? So, yun naman po. Bye-bye!